Ay, good day mga ka-autorans. Nagdag-drive ako ngayon kasi may mga message sa akin sa page na yung mga kasamahan natin kumakabig daw yung kanilang mga sasakyan. So ngayon ang ile-lecture natin, lecture na kasi ibibigay ko lahat eh. Wala ako itatago dito. Ano ba yung reason bakit kumakabig? Bibitawan mo manibela, kumakabig yung ano mo, yung gulong mo pumupunta sa kaliwa, pumupunta sa kanan. Meron naman pag preno mo biglang gaganon. 'Di ba? Pag preno mo biglang pupunta dito sa kaliwa. So maraming problema pero hindi ma-trace. Kadalasan hindi ma-trace kagad. So ibibigay natin sa inyo ngayon, ano ba ang mga reasons bakit kumakabig ang gulong natin? Bakit hindi sa stable? Bakit hindi natin mabitawan pagka tumatakbo? Yan. Yan ang mga sisimulan natin ibigay sa inyo dito po sa ating video na ipapakita sa inyo lahat. Unti-untiin natin, isa-isahin natin. Okay. So ang aking assistant dito, si Junjun. Yan. PESDA graduate yan, mekaniko natin. Ano ba, NC3 ka ba? NC2 po. NC2, okay. So simulan na natin. Ang unang problema, pagka tumatakbo siya, nakaganyan ang manibela. Okay? Pero diretso naman ang takbo. So walang problema yon. I-adjust na lang natin manibela. Diba? Natatanggal naman yan dito. Sa mga crosswind po ito ha. Sa mga crosswind, yung mga walang airbag, no? So kung may airbag yun sa'yo, hindi tayo pwede dito mag-adjust. Doon tayo sa baba talaga. So sa mga crosswind, wala namang airbag. Adventure, yung mga ganyan, yung mga walang airbag. Pwede naman ako nakaganyan siya, patakbuhin mo, tanggalin mo, i-adjust mo. Diretso na siya. Okay, so yun yung pinakasimple, no? Huwag nyo nang pagalaw sa ibaba kasi lalo na magkakaproblema. Okay, meron naman, ang ginagawa naman ng iba, ang binabasihan nila kapag ka mag-alignment na yung manibela. Yan. Ang gagawin nila, idediretso nilang ganun yung manibela, ilalak nila, papatungan dito yun eh, no? Para wag gumalaw. Lalak nila, saka sila mag-align ngayon sa baba. Mali po yun. Okay, mali yun. In maling proseso yun. Dapat, bago mo gawin ang alignment, dito sa pang-ilalim natin, bago ka magpihit ng kung ano-ano dyan, ano yung unang sisilipin mo, Junjun, hindi yung manibela? Sir, yung unang sisilipin po natin, yung sentro ng idler arm, tsaka po yung pitman arm. Pitman arm. So normally, ibubuksan mo yung hood. Apo. Titignan mo ngayon. Baba ko muna to. Bubuksan mo yung hood. Titignan mo ngayon yung dalawang arm. Apo, ito ngayon yung dalawang arm. Pakita mo yung dalawang arm. Kasi di natin mabubuksan yung hood eh, no? So ito yung dalawang arm. Nasaan yung idler arm? Ito po. Ito. Ngayon, ito yung pitman arm. Dapat, ano ang posisyon nila? Nakasentro po dapat sila sa... Yan, o. Nakasentrong ganyan. Eh, paano kung hindi nakasentro? Paano yung hindi nakasentro? Ito, galingin ito. Yan. Halimbawa, nakaganyan siya. Yung isa, nakaganon din. Yan. Tapos, inalign mo. Tama ba yon? Hindi po, sir. Kasi po, once na inalign po natin yan ng nakaganto, saka hindi diretso yung pitman arm, tsaka idler arm. Pipilitin niya pong gumit na yung gulong. Pipilitin ng gearbox na isentro yan. Opo. O, kaya pag tumatakbo ka, ang nangyayari, syempre yung gearbox, isesentro niya yan. So ang mangyayari, naka-align yung gulong mo sa hindi tamang posisyon ng idler arm saka ng pitman arm. Kaya pag umaandar ka na ngayon, pinipilit niya yun ng gearbox na isentro siya. Yes, so nawawala din sa sentro yung gulong. Kasi nga, inalign mo nang hindi nakasentro yung pitman arm saka yung idler arm. Okay, so tignan natin to. Tignan mo to. Ito naka-align to. Okay? Naka-align to. Kaya makikita mo, yung pitman arm saka yung idler arm, parehas na nakasentro. Okay? Pag nakasentro na tong dalawang to, yung tama, naka-parallel sila to each other, hindi pwedeng nakaganon, hindi pwedeng nakaganyan. So dapat nakasentro siya. Yung parallel sila sa kanilang dalawa. Saka mo ngayon sisimulan mag-align ng gulong. So hindi ka pwedeng mag-align na itong dalawa na kaganon. So mapapansin mo rin, nauubos yung tread mo rito, samantalang ito,
Labas na. Labas. Kasi nga, hindi mo na isentro yung dalawang arm. Okay? So, maling proseso na mag-align ka ng gulong nang hindi nakasentro yung dalawang arm. Yes, sir. Huwag mong babasihan yung steering wheel. Yung iba kasi, binabasihan nila yung steering wheel. Oy, diretso mo yung steering wheel. Diniretso. Ang problema, hindi naman nakasentro yung pitman arm, saka yung idler arm. Isesentro nga, i-align ngayon ng mga technician. Mali na yung posisyon ng dalawang arm. Okay. So, isa yun, sa pinaka-importante, bago ka mag-align. Yun yung number one. Bago mo i-align yan, tignan mo muna yung posisyon. Okay? Parehas yan sa ibang mga sasakyan na gumagamit ng gearbox. Ganun din naman sa rack and pinion. Titignan mo yung kabilaan dulo. Pag nakalabas yung kabilang dulo, mas malaki yung nakalabas dun sa rack. Eh, hindi mo pwedeng i-align idiretso yung gulong. Dapat pantay din yung labas ng rack. Doon sa rack and pinion, dapat pantay yun. Dapat nakasentro din yun. Okay. Regardless, kung hindi nakasentro, wag mong basihan yung manibela. Ang basihan mo, yung sentro ng rack and pinion. Saka ka ngayon mag-align. Okay. So, ngayon, eh, June, ang reklamo ng customer. Sir, pagka inaapakan ko yung preno, kumakabig sa kanan. Di ba? Tapos, minsan, bibitawan ko yung manibela, talagang kumakabig sa kanan na ganun. So, anong problema nun? Ang problema po nun, sir, maaaring yung piston natin, stuck up po. Okay, ano yung piston? Brake piston. Pakita mo yung brake piston. Yan. Ito kasi, yung kadalasan, nagiging problema pagka marumi na, kinakalawang to. So, pag kinalawang tong brake piston, itong cylinder sa cylinder na to, pag kinalawang yan, ayaw niyang mag-move pabalik-balik. Kasi ang brake piston, dapat yan, nag-move, may movement talaga yan. Yung brake pads dito, stationary lang talaga. Ang gumagalaw, itong isa. So, pagka naglalabas-masok yan, itong piston na to, habang inaapak-apakan mo ang brakes, dapat may movement to. Kaya kung ito, kinalawang na, nawawalan siya ng movement. Pag apak na ganon, dumidikit na siya doon sa brake pads. Kaya yun yung tinatawag natin na nag-stock up. Ang hindi maganda doon, pagka talagang dumikit na, nasusunog pa yung preno. Pinagsisimula ng problema. So ngayon, kung yung kabilang side ay stock up, yung kabila hindi, kakabig po yan. No? Kasi naiiwan yung ikot ng isang gulong, itong kabila, freewheeling lang. So pag binitawan mo, kumakabig siya. So ang dahilan nun ay pwedeng marumi yung brake piston. Brake pistons. Meron pang isa. Ano pa yung isang dumudumi? Sir, dalawa po. Oh, ano yun? Ito pong caliper bolt niya, tsaka itong slider. Slider po. So, ano nangyayari dyan? Nag-stock up din ba to? Opo, sir. Oh, pag madumi yan, nag-stock up yan. Nag-stock up. Oo. Lalo na po, sir, pagka walang synthetic grease. Kasi yung iba, ang inilalagay dito, yung ordinaryong grasa lang. Dapat ang ilalagay mo sa slider, saka dito sa caliper bolt, yung synthetic grease. No? High temp yun. Ito kasi pag nag-init yan, pag ang inilagay mo, yung ordinaryong grasa lang, natitiyo yun. So nagkukos siya para maging manikit yung slider. Maninikit siya. Diba? Actually, yung tubig hindi naman basta papasok dyan kasi may mga rubber yan. Unless nasira yung rubber. Kaso talagang nagiging dumi dun, yung grasa na nilagay nila na ordinaryong grasa. Dapat ang inilalagay dun ay yung synthetic grease na design for caliper bolt saka sa slider. So, pag nasira ang nagkaroon ng stock up, halimbawa nag-stock up dito sa slider, ano nangyayari sa brake pads? Ano nangyayari sa brake pad? Sir, yung nangyayari po sa brake pads natin, sir. Makita po natin dito, hindi po siya pantay yung kain niya. Mm. So pag nakita mo na yung brake pads hindi pantay yung kain, tabingin ganun. Malamang ang problema, ang nag-create ng problema, pwedeng stock up yung caliper bolt or yung slider. Kasi ang nangyayari, humihinto sa itaas, sa baba lang gumagalaw. Kaya pagka idiniin mo, yung baba lang gumaganon. So ang nangyayari, ang kumakaskas lang, kumakayod lang dun sa rotor, eh yung iba mang portion. So kakabig din yun. Isa rin yung sign na humihina yung preno sa kabila kasi hindi lapat na lapat yung brake pads dun sa rotor. Oh, bakit pag pinepreno ko, sir, kumakabig? Kasi mahina yung kabilang preno dahil hindi siya lumalapat. Isang cost din yon. So yan ha, nasa usapang kabig tayo. Meron pang isa na ginagawa nila nun
na ikaw din naman ang nakakita ng problema. Bakit yung Pajero ko kumakabig? No, kumakabig. Pag inapakan mo yung preno, kumakabig. O ano ang dahilan? Ikaw ang nakakita ng problema nun. Sir, yung ano po natin is yung sa may brake hose. Brake hose niya po. Nagbara. Nagbara po. Nagbara yung brake hose. Bakit nagbara yung brake hose? Gawa po nung iniipitan nila ng vice grip po yung brake hose. Brake hose para hindi tumulo yung fluid. Opo. Eh nasira yung loob ng brake hose. So yung nadurog na portion dun sa loob ng hose, bumara doon sa hose. Kaya ang nangyari, pag namembreno ka, ang gumagana lang yung kabila, wala. Wala po. So hindi tamang paraan po na kapag kayo ay magkakalas ng mga caliper, tinanggal nyo yung piston para wag tumulo, iniipit ng vice grip. Mali po yun. No. Hayaan mo na lang tumulo yung brake fluid, saluhin mo lang. Okay, so mali po yun. Ano pa? Ang dahilan, bakit kumakabig? Sir, isa din po sa pagiging kabig ng gulong is yung hindi napantay po yung kain ng gulong. Hindi napantay yung kain ng gulong. Okay. Kagaya po nito, sir. Ito po. Naubos to. Naubos to. Tapos ito makapal pa. Eh bakit ganun ang nangyari? Ano naman ang problema pag ito naman ang naubos? Wala po siya, sir, sa camber. Okay. So nawawala sa camber. Kasi bakit nawala sa camber? Ano yung naging problema sa taas? Di ba? Kadalasan po sa crosswind, kaya kapag nawawala sa camber, nasisira kasi yung upper suspension na bushing. Kapag nasira yung upper suspension arm bushing, so ang nangyayari dun sa upper arm natin, no? Pwede siyang lumabas, pwede siyang pumasok. Ngayon, sa sobrang bigat ng unit nung dinadala niya, ang nangyayari, pumapasok. So inihila niya yung camber ngayon, nagne-negative. So pag nag-negative, gumanon, ang kinakain niya yung dito sa gulong, yung dito loob. Yung sa loob. Sa loob. Pag sa labas ang kinakain, mali lang pagkakakamber nun. Okay, so nasira yung upper suspension arm bushing, kaya nasira yung camber. So ngayon, nasira yung gulong, nag-create ngayon ng kabig. Kasi nasira na yung gulong. So ang mga gagawin doon, ayusin yung upper suspension arm bushing para maitama yung camber, para mawala din yung kabig. Ngayon, pagka ganito na ang state ng ano mo, ng gulong mo, eh, hindi na pwedeng gamitin yan. Kasi kahit na anong gawing alignment mo dyan, meron ng epekto, no? Doon sa takbo kasi hindi na pantay. Okay. Meron pang isa. Bitawan mo na yan. Meron pang isang dahilan kung bakit bigla na lang kumabig yung sasakyan. Biglang nagkaroon ng kabig. Particular dito sa crosswind. Ano pa yung isa na pwedeng mangyari? Sir, meron pa po. Ano yun? Ito pong strut bar bushing niya. Okay. Pag nakita po natin si Ryan. Nadudurog kasi yan eh, no? Opo, nadudurog po yan, sir. No? Tagalan po. Once na nadurog po yan, sir, atras po yung caster niya. Gulong? Yung gulong niya po. Oo. Pwedeng umatras, pwedeng pumorward. Depende kung alin yung nasira. Opo, sir. Okay. Eh ano, kung umatras, ano mangyari? Nagko-cause rin po siya, sir, ng kabig po. Kabig. Kasi ang nangyayari, kung ganyan siya, umatras yung isang gulong, actually ito, millimeter lang ha. Millimeter lang yung iatras niya o kaya hindi lang tama yung higpit mo nito, magko-cause na yan ng kabig. So halimbawa, millimeter lang, hindi nagpantay. Lalakihan ko lang ha, kasi para at least ma-visualize nyo. Halimbawa, hindi nagpantay yung gulong. Pag pinaandar mo yan na hindi pantay, kumakabig yan. Kasi hindi sila pantay. Pero pag pantay silang dalawa, dire-diretso yan. Diba? So anong dahilan nun? Strut bar bushing. Nasira yung strut bar bushing or nagpalit ng strut bar bushing, mali ang alignment nila. Okay, diba? Kasi baka nagpalit sila, inalas nila yan. Diba? Ngayon, nung ibinalik nila, hindi nila binasihan to, yung dating tornilyo. Okay, so malayo ahabulin mo. So ibig sabihin, dapat isasama mo yan sa alignment. Kasi ang nangyayari, hindi nga nagpapantay yung dalawang gulong. So kakabig yan. Depende kung saan ka nagka-problema. Halimbawa, na-i-align mo na. Tapos kumakabig pa rin, naka-align na lahat. Kumakabig pa rin, silipin mo na yung caster. Okay? Yung pagpantay ng dalawang gulong na ganun. Yan. O meron pa ba na dahilan kapag kumakabig pa rin? Meron pa bang ibang dahilan na naiisip ka kapag kumakabig pa rin?
Sir, isa pa po. Ito pong wheel bearing niya. Oo. Once po, once ito. Kung hindi pantay yung pagkahigpit niya. Pag sumobrang higpit. Oo. Pwedeng hindi ito umikot ng gusto. Opo. Ayan, parang ganyan. Oo. Parang umista po yung ano. Oo. So, pag sobra yung higpit. Yes, sir. Pwede rin naman nakapagkasira na rin yung wheel bearing. Di ba? Medyo iba na rin yung takbo niya. Nawawala din sa amber yan. Opo, kasi nakagano, nakahiga. So, pagsira na rin yung wheel bearing. So, ang wheel bearing, ilan bang wheel bearing yan? Dalawa po. Dalawa. Isang inner, isang outer. Okay, isang outer. Pagka defective na yung wheel bearing, pwede din siyang mag-cause ng cabig. Okay, pwede din siyang mag-cause. Or yun nga, pagka nasobrahan yung higpit nito, eh, tapos yung kabila, tama lang, sakto lang. So, ang mangyari, itong isang napipigil, diyan kumakabig. Yan mga ganon. Yes, sir. Okay. Meron pa ba? Sir, meron pa po. Meron? Hindi ka na naubusan. Ah, ano pang meron? Ito pong gulong niya. Okay. Once na pong malaki dito, yung malaki yung diameter nito. Oo. Tapos dito sa kabila, maliit. Okay. Kakabit. So, ibig sabihin, hindi parehas yung gulong? Opo, hindi parehas. So, ibig sabihin, dapat ang gulong sa unahan, parehas. Yes, sir. O ano pa yung, halimbawa parehas, eh kumakabig pa rin. Maari yung pressure ng gulong po natin, okay. Hindi pantay. Hindi rin pantay. Halimbawa, 30 dito, 25 doon, pwede rin mag-cause ng cabig yun. Yes, sir. Diba? Minsan nga, nawawala sa ayos yung manibela. Diba? So, magkukause yun ng cabig. Walang problema yung mga pangilalim mo, kaso kumakabig pa rin. Yes, sir. Okay. Meron pa? Meron pa po, sir. Ano na naman yun? Hindi ka na naubusan. Ha? Ano pa? Ito pong upper tsaka lower niya, sir. Lower na ano? Lower ball joint. Ball joint. So, ano nangyari doon? Ano naman ang epekto niya kapag yung NA nasira ba o ano? Pagka po dumikit na yung... Nag-stack up na po yung ball joint niya. Ball joint niya. Oh. Wala na pong play yung knuckle niya. So, humihigpit yung galaw. Yes, sir. Halimbawa, nag-stack up na yung lower ball joint saka yung upper ball joint. Kadalasan kasing nag-stack up dyan yung lower ball joint eh. So, sa sobrang bigat, hindi parehas yung galaw. Halimbawa, okay dito, tapos yung dito, may diferensya na. Meron ding konting epekto sa, ano, mararamdaman mo yon kapag ka talagang nasa smooth driving ka. Minsan, pag pihit mo dito, hindi siya agad bumabalik. Hindi bumabalik yung manibela. Okay? Hindi bumabalik yung manibela, kaya nagkakaroon ng cabig. Kasi nga, humihigpit na dito yung mga joints natin. So, very important po talaga na kapag ka nagpalit kayo ng ball joints, huwag pong pa isa-isa. Pag nagpalit kayo ng ball joints, kung apat yung ball joints nyo, upper, lower, anong gagawin? Pare-parehas po natin palit. Palit lahat po yan. Para parehas ang kanilang duration, ang kanilang wear and tear, pare-pareha. So, hindi nyo may encounter na yung kabila, okay, yung kabila. O ano, meron pa? Meron pa po, sir. Hindi ka na pa mauubusan? Ang dami mo yata baon na. Ano yan? Ano pa yung isa na yan? Ano yung masasabi mo dyan? Alam mo kung ano? May ibang mekaniko po kasi sir na pinapakialaman yung gearbox. Bakit kaya nila pinakialaman? Kasi akala nila mawawala yung wego. Yes, sir. Ano yung pinakialaman nila sa gearbox? Sige, turo mo nga sa akin. Ito pong sa ibabaw niya, yung adjustment niya po, sir. Ah, okay. Ito yung adjustment na yan. So kapag ka iyan ay pinihit nila, may tendency na humihigpit yung manibela, no, yung liko niya, ito yung pinion niya ganun. Humihigpit yan. So pag humigpit yan, ang tendency po kasi hindi bumabalik yung pagka alba lumiko kang ganun, hindi bumabalik yung manibela kasi humigpit. So ngayon dahil sa mahigpit siya, pag medyo nakalikong ganun, dire-diretso nakaliko yung kumakabig yun. Di ba? So hindi siya normal na kabig. Actually, ang problema niya talaga, dahil sa mahigpit yung gearbox, kung saan tumapat yun, doon siya pumupunta. Okay. So, dapat pala hindi ito basta-basta pinapakialaman, ano? Oo. Kasi po, sa crosswind kasi, kapag lumaki ang wego, ibig sabihin, may problema ang pyesa. Kasi maraming joints ang crosswind eh. No? Meron tayong tie rod end, dalawa yan. Yung center link, ganun din, may dalawang joints din dyan kapag ka nagka-problema, no? Ayan, yung dalawa na yan. Tapos may ball joint. So pagka nasira yung mga yon, lalong lumalaki yung wego ni
crosswind, yung clearance, lumalaki yan. Kaya pag nakita mo na ang manibela mo, medyo malaki-laki na talaga yung galaw, no? Pag medyo malaki-laki na yung play, asahan mo, meron ka ng sirang pang ilalim. Sigurado yan. Kasi hindi lalaki ang play ni crosswind, nung clearance niya, ng mga manibela nyo, kung walang sira. Walang sira. Eh bakit si Adventure? Hindi nagkakaganon. Anong dahilan? Bakit si Adventure hindi malaki ang wego? Anong reason? Sir, alam ko po yun. O ano kasi na naman? Po, galing mo talaga? Kasi po yung Adventure, naka-rack and pinion. Oh, kaya pala. Eh si Crosswind? Naka-gearbox. Gearbox. Eh si Revo? Rack and pinion din. Rack and pinion. So ang naiwan lang pala talaga na naka-gearbox ay si? Crosswind po. Crosswind, saka sila Puego. No? Eh ano bang ginagawa natin doon sa ibang crosswind? Sir, marami na po tayong na-convert na crosswind. Anong ginawa natin? Anong kinonvert natin? Kinonvert po natin from gearbox to rack and pinion. Rack and pinion po. O ano, meron ka pang alam? Ha? Paano yung kumakatig biglang liko? Paano yun? Ha? Si Kuya Eric yung pagbiglang liko, Kuya Eric. Nakita si Kuya Eric. Biglang liko. So yun mo na po. Thank you very much sa pagtitiwala nyo sa AutoRants. Marami po kaming mga tutorial videos na ibibigay sa inyo. Bye-bye muna!